sa tulad natin, it's important na as our children are growing, naku, dapat nasasalubong natin sila at nasasabayan natin ang mga trip nila sa buhay. That's not to say na dapat nagpapakabagets naman masyado yung mga mommies natin ng sapilitan. We have to find that group na bagay rin syempre sa atin. Kung hindi, sasabihin ng mga anak natin, Mom! Stop it! Naku, totoo yun. Naku, na-experience mo na ba yan? Oo naman. Yung parang kinahihiya na agad nila ako. Paano? Yung mga ganun, yung mga kunwari magpapasili ako. Tapos, Mom! Ganun? Sabi ko, ay, masyado ka pang bata para i-judge ako, anak. Cool pa rin ako, promise. Maniwala ka sa akin. Mom, ako. Pero may ganun ng may ganun na, Mom! Naku, sa... Ako, malayo-layo pa naman ay, ako dyan, Mars. Naman. Ay, naku, Mars, yung tono na yan, ayaw natin yung mga mommies, di ba? Well, this evening, marami kayong makikita at maririnig na siguradong helpful pagdating sa pakikipagsabayan sa mga anak ninyo. Kaya abangan. Ay, gusto ko yan. And I'm sure tulad namin, ayaw nyo rin magpaiwan, di ba? Pag-usapan natin ang mga hot trending at most like ngayon. Tama. Recently, eto na, nagparamdam na naman ulit ang baha sa Maynila dahil panahon na naman ang tag-ulan, Mars, di ba? May speculation na ang Camanava ay sinking into the sea level daw o yung ground subsidence. Mm-mm. Tingin mo ba, Mars, posibleng mag-sink na ang Camanava? Alam mo, anything is possible with yung mga nangyayari ngayon. It gets worse and worse yung mga bagyo plus, of course, global warming. Napakalakas na ulan pong bumagsak sa Quezon City at ilang bahagi ng Metro Manila bandang alas 3 ngayong hapon. At posible pang magpatuloy ito hanggang mamayang gabi. Ayon po sa PAGASA, dala ito ng mahinang hanging habagat na nakakaapekto sa buong Luzon. May ilang bahagi ng kalsada na aabot sa baywang ang baha. Resulta daw po yan ng interaksyon ng intertropical convergence zone at hanging habagat at maaaring magpatuloy hanggang bukas ng umaga. Meron kang intertropical convergence zone, meron kang low pressure area. Hindi pa yun yung bagyo mismo. Iba pa siya. Iba pa yun. Oo, pero I think it's a combination of so many things like global warming. Tapos yun yung mga basura sa estero. Tinong ko ilan yung tonelada. Yung mga nakabara sa mga drainage systems natin kung bakit ayaw bumaba ng tubig. Tama, population. Ibig sabihin, nadadagdagan yung mga nagkakalat din ng basura. Tama, diba? Yes. Marami it's combination a lot of things. Eh. Yung undoy nga lang, diba, nadagukan lahat kasi hindi naman ready kahit yung mga lugar na dating hindi binaba, biglang binaha. Yes. I think we've learned so much umulan. About undoy. Yes, I mean, because of undoy. At dahil na rin syempre sa weather recently, may mga incidents na mga Pilipino na tinatamaan ng kidlat. And most of the time, it's fatal. Pero meron din naman mga nakaka-survive ng lightning strike and something peculiar happens to them. Yung contact ng electricity sa ating balat leaves a mark na mukhang tattoo. Wow! Ang tawag dito, libreng tattoo. The Lichtenberg, libreng tattoo, buhay ka pa. The wow. Lichtenberg figures or lightning flowers. Ay, ang ganda! Ayun, no? Parang, cool niya na, parang, ano bang tawag dyan? Yung parang IV. In-engrave na. Yes. Ang ganda. Actually. At saka hindi siya yung parang akala ko, lilinyahan lang niya yung parang ugat mo. Hindi, hindi. Eh. Parang may bulaklak parang talaga. Parang nag-branch out talaga. Sa uso yung ngayon, di ba? Yung mga brocade-brocade ko niya. Oo, correct. Diba? Uso yan. Panalo ka kuya, may tattoo ka na. Nakatitig ka pa. Mahal kaya ang tattoo ngayon. Correct. At buhay ka pa. Minimum 5,000. Tama. Maliit lang yan, ah. O, gusto, yung mga gusto daw magpatama sa kidlat. Sino daw mga gusto magpatama sa kidlat? Di ba? Libre. Ayan. Ito naman, recently sa SM Megamall Cinemas, nako, nangyari na yung pick-up rise and block screening noong July 14 and 15 ng Ice Age 4 Continental Drift. Hatid ng Mars, syempre, maraming mga Mars and their families na nag-enjoy dyan. Ito ang saya-saya ng first day ng July 14 kasi ang dami nag-uwi ng mga merchandise and movie tickets sa ating pick-up prize. Sa susunod na Mars event ulit ha, hope to see more of our viewers and salamat po. Yes, thank you sa inyo. At abangan nyo rin mamaya ang isa sa mga intense pero fun na workout that you could do yourself, that you could do by yourself or with your kids para bongga ang bonding ninyo. Ako Mars, pangalan pala nito, hip na hip ano na. Ano yan? Gusto ko magpausa sa mga anak ko eh. Skills! Skills! Skills with a Z. Ay, gusto ko yan. Mga anak, gusto niya try ang skills. Yeah. Yeah. Ito, later on, we're gonna have one of our guests to help us revamp our old baseball caps para naman maporma pa rin ang mga binata niyo without having to spend too much. Well, pera niyo yan, mga mommies. And tama yun. And this will be a Mars first. Ano yan? Gagawa na rin tayo ng ating Mars dance. Akalain mo yan. Diba? Oo. At ang mga magtuturo sa atin yan, two of GMA's most talented young stars, Christopher Martin and Diva Montelaro. Thank you for having us. Thank you, guys. Yes. Mahirap pa yung sayaw na yan? Di naman. Very girly naman siya. Ipapasayawin natin sa Mr. Sumara. Pagkakaalam ko kung paano ginagawa yung steps. Good luck sa'yo. At sa matalang pag-uusapan naman natin with Diva and Christopher on topic na
Anak, hate ko ang jowa mo sa MSG Mars Sharing Group. Abangan niyo po yan susunod na yan dito sa... Mars!